Hi viewers! Ngayon po ay papakita ko naman po sa inyo kung paano po mag-timing ng single needle na high speed na naglalaktaw. So, let's go and make complicated things work smoothly. Hello po, muli ako si Valentino at tutulungan ko po kayo kung paano po i-timing ang inyong high-speed na single needle sewing machine. Okay po, unahin po natin ang pag-analyze at pag-alam kung ano ang problema. Okay, sa pag-analyze po ng problema, inyo po munang i-manual ang makina para malaman po natin kung ito po ay mabigat, umiikot pa ng maayos o hindi na. Okay, mukhang umiikot naman po siya ng maayos. Ang sunod po, i-testing po natin patakbuhin sa tahi at tingnan po natin kung ano ang kinalabasan ng kanyang stitches. Testing na po natin. So, makikita nyo po mga viewers, meron po siyang laktaw. Okay. At yan din po, syempre, sa likod. Ayun. So, kailangan po ang sunod natin ay check at ayusin. Sa pag-check po ng makina, meron po tayong dapat sunod-sunod na gawin. Ang check ang kanyang karayong, ang kanyang needle bar, kinakabitan ng karayong at ang kanyang rotating hook. Okay? Una po natin sa karayong. Sa pag-check naman po ng karayong, may kailangan mailaman po natin ang itsura ng karayong. Okay? Ang posisyon nito at ang kanyang orientation. Sa itsura po ng karayong, meron po siyang long groove na tinatawag at yun ay ang kanyang likod. Okay, at meron din po siyang short groove at yun ang kanyang harap. So ang karayong po ay may harap at likod. Ito po yung kanal na ito na mahaba. Papunta po sa baba mula sa puno hanggang sa may butas. Na mahabang kanal, yan po ang tinatawag na long groove. Yun naman pong sa kabila niyan, na short groove, ay yun ang kanyang harap. Okay. Next po natin iti-test or titingnan yung needle position. Siyempre pa, ang likod ng karayong ay nakaharap sa kaliwa kung ikaw ay nakaupo sa harap ng makina or ikaw ang operator. So, itong likod nasa iyong kaliwa at ito naman po yung harap, yan yung maliit na groove, yan naman po ay dapat nasa iyong kanan. Okay, at tingnan din po natin kung ito ba ay nakasentro sa butas ng iyong throat plate. Okay, tulad nito, kailangan po ang iyong karayom ay hindi nakasagi sa likod at sa harap, sa gilid, sa buong palibot ng butas ng throat plate. Okay, sunod po natin ang needle bar. Ang needle bar po ay ang dapat natin malaman ay meron po siyang timing mark at saka timing mark setting. Okay, ang timing mark po na tinatawag ay yung mga kuhit sa needle bar. Yun po. Okay? Yan po ang tinatawag na timing mark ng needle bar. Kung saan malalaman niyo po kung paano mag-adjust ng height
middle pa. Okay? Ganito naman po ang pagtatiming. Una, ibaba nyo muna ang karayom nyo sa pinakamababa. Tapos, inyo pong buksan ang tornilyong ito. Iwagan nyo po. Tulad nito. Okay? Tapos, itaas nyo po yung middle bar na may lowest position hanggang sa cushion na yun. Kailangan yung mark na lowest position ay tumapat doon sa guhit na yun. Pagkatapos, sarado nyo po uli o hipitan uli ang kanyang tornilyo. Next po natin ay ang rotating hook. Ang rotating hook po ay ito. Dito po nakalagay ang bobbin case at ito rin po ang kumukuha ng sinulid na galing sa karayom. Dito rin po nangyayari ang pagkabuo ng tahi. Okay. Paano po adjustin ang rotating hook? Saan? Dito po. Okay? Ito po ang mga tornilyo na responsible sa rotating hook. Tatlo po yan sa dalawa at meron pa po isa sa likod. Okay? Paano natin po yan gawin? So, ito po. Ang mga timing mark ng middle bar ay ginagamit sa pag-timing. Una, ikutin nyo muna ang makina pababa hanggang sa pinaka-lowest position. Kailangan tumapat yung kanyang lowest position mark doon sa gilid ng bushing. Okay, gawin po natin. Ikutin natin hanggang sa ka mababa. Okay. Yan. Yan po ang kanya lowest position. Next po, ikuti naman natin ang makina papunta sa hooking position. Okay. Yan naman po. Ang letter B na yon dapat doon po tulupat. Ikuti natin ang makina papunta sa kanya lowest o sa kanyang hooking position. Okay. Ito na po ngayon ang time para itama yung kanyang rotating hook. So, kailangan po muna natin buksan itong throat plate. Siguraduhin lang po natin na kung paano ang inyong pagkakatanggal, ganun din po ang inyong pagsusulit, lalong-lalo na kung first time po kayo ang gagawa nito. Okay, so buksan lang po natin. Yan po. Next po ay atin na po kita timing. Sa pagta-timing po, kailangan muna natin buksan itong mga tornilyo na ito. Ito po ang tinatawag na rotating hook set screw. Ito po ang humahawak sa hook at dito rin po ina-adjust kung sakaling naglalaktaw, naglalagot, or nagbabali ang iyong makina. Angat lang po natin. Okay. Yan po ang tornilyo. Luwagan po natin. Isa. Dalawa. Tatlo. Pagkatapos, ikutin nyo po or i-align nyo po yung hook at center nito
sa short group ng karayom at kailangan meron po siyang clearance na 0.06 mm. Okay? Katulad po nito. Okay? Hindi po siya dapat nakabangka, meron po siya dapat clearance. Pagkatapos po, ay inyo na pong ipitan uli ang mga tornilyo. Suli na po natin ngayon gaya ng sinabi ko kung paano po ang pagkatanggal ay ganun din po dapat ang pagkasuli para hindi po tayo magkaroon ng iba pang problema. Siguraduhin lang po mahigpit ang pagkakasuli nito. Na-timing na po natin ang middle bar, na-timing na po natin yung hook. Punta po tayo sa next step, hanggang pagtitesting. Okay, sa pagtitesting, kailangan i-operate muna natin sa dry run. Tapos, gamitin ito sa normal at i-check ang stitches. Adjust din ang tension kung kinakailangan. Okay, testing na po natin. Okay, ayan po, makikita nyo, inahe po natin ang mabilis. Ayan, wala na po siyang laktaw. Maganda na po kanyang tahin. So ganun lang po mga viewers, bali kailangan lang po nasa naaayon sa pagkasunod-sunod ang inyong paggawa, dahil pag hindi mahihirapan po kayong maiayos. Una, check ang karayo. Pangalawa, i-check ang middle bar, nasa tama ba siyang height. Okay, pangatlo, i-check ang rotating hook. Nandun din po sa ating napag-aralan kung paano itama kung sakaling wala sa ayos ang karayo, kung paano itama kung sakaling wala sa ayos ang middle bar, at kung paano itama kung sakaling wala sa ayos ang hook. Okay po? Sana po ang video ito ay nakatulong po sa inyo kahit papano. Don't forget to subscribe, like, and share. Hanggang sa muling.